On the first episode of our JohMich TV, we will be finding out how you could cope up with fun and excitement during this pandemic times with your friends and family. Stay tuned to stick around to find out how you could cope up with those kinds of things. Welcome to JohMich TV! Notification bell so that whenever I post a new video, you will be updated with my newest and latest videos. Enjoy the fun and excitement with JohMich TV. Welcome to our first episode of JohMich TV and welcome to this brand new channel. Before we proceed with our episode's topic for today, let me introduce myself. This is John Michael Angelo. My first main channel has already been established with Serious Stuff under John Michael Angelo with almost 2,100 subscribers. But on this JohMich TV, you will see the other side of me because aside from having this fun stuff like giving tips on how you could cope up with your fun and excitement, you will learn more about how do I cope up with my life whenever I am off camera. So you will learn more about this in the next coming days with JohMich TV. Now, for our today's episode, as I said a while ago, you would learn how would you cope up with your friends and family during this pandemic times. So, without much further ado, let's jump in right to the video and let's learn how could we cope up with our friends and family during this pandemic times. We have been in lockdown for 6 months, but unfortunately, we have to move forward, guys. But because of this social distancing and these kinds of things that most of us don't have this time to talk with each other, now how could we cope up with our friends and family during this pandemic times now that we are on a new normal basis? So here are 5 ways to find out how could you cope up with your friends and family during this pandemic times. So the number one thing to be considered to cope up with fun and excitement during this pandemic times is to have Zoom meetings. Now that we are on a new normal basis and now we are on a digital age basis, we don't have those times na makakapunta tayo sa labas at hindi pwede ang dikit-dikit. So, paano kaya makaka-cope up? So, in order for you na makapag-cope up ka with your friends and family is through Zoom meetings. Let's say you want to organize a reunion or a birthday party with your certain friend na mayroon birthday o nakakamiss na. So, katulad ng mga nakaraang linggo, kung saan medyo nakakaroon ako ng fun and excitement with my friends and family, is through Zoom meetings. So, yung kamustahan ninyo, inaan nyo na lang sa Zoom meetings. And basically kasi, kapag Zoom meetings, at least kahit wala kayo sa personal ninyong personal ninyong relasyon, kahit sabihin natin, kailangan pa rin ng personal relationship o one-on-one na face-to-face, pero may social distancing. Pero dito sa digital age natin kasi, meron kasing time na talagang kailangan natin na talagang magharap-harap sa isa't isa during reunion times to have Zoom meetings. So, that's the first way to cope up, rather, with your friends and family during these pandemic times,
through Zoom meetings or any kind of meeting rooms na pwede ninyong gawin. Pwede sa Facebook room, pwede sa Messenger room, pwede sa StreamYard. Most recently kasi, this past few weeks, nakakaakyat na ako doon sa mga live streams ng aking mga YouTube friends through StreamYard. Napakaganda rin na talagang kailangan talaga meron kang certain app na talagang gagamitin mo parati para kapag gusto mo makipag-usap sa iyong mga kaibigan, at least you have that feeling na connected pa rin kayo sa isa't isa kahit makakalayo kayo, kahit nasa bahay kayo. So, in this pandemic times, communication is the most important thing. But of course, syempre kung malapit lang kayo, pwedeng mag-set up kayo ng meeting, pero layo-layo kayo ha. Social distancing is very important. And of course, wear face masks and sanitize yourself with sanitizers, hand sanitizers, alcohol, etc. So that's the first tip. Meetings are very important during reunions in a digital age situation. So we are talking about communication. Now the second thing is, syempre, boring kapag usap-usap lang. Pwede kayong maglaro or mag-set up kayo ng game. Yun na talagang yung tipong madalian lang. Kasi kapag medyo mahirap, medyo nakakaroon ng delays, baka hinahanap pa yung bagay na kailangan hanapin, or better yet, or walang maisip yung isang tao, find ways na talagang yung games ninyo madalian lang. Yung tipong may fun and excitement, okay lang na magkaroon ng extra bonus na mga pakulo na may mga papremyo, pero as much as possible in these trying times, sa hirap ng buhay, medyo kailangan natin mag-cope up talaga through this pandemic time. So, medyo kailangan yung fun and light na talagang kahit walang pera, kahit walang involved na pera, at least you have that gut feel to get on with your life. Ang importante dito is yung friendship ninyo. So, kahit nasa bahay kayo, kahit magkalayo-layo kayo man ng inyong lokasyon, at least you still have that communication thing and you still have that hope up feeling na talagang nandoon yung tipong ikaw na nga yung host, ikaw na yung nagbigay ng excitement, at least nakaroon kayo ng kasiyahan ng mga kaibigan ninyo during this pandemic time. So the second thing, so again, recap tayo. First is the communication. Second is the games or fun and excitement with friends and family without the involvement of monetary considerations. Third thing, pangatlong paraan para makakope up kayo with the times during these pandemic times with your friends and family is, of course, kung hindi naman mapigilan na talaga namang maka face to face kayo, or yung talagang mag-reunion talaga kayo sa isang bubong, kailangan may social distancing, pero para magkaroon kayo ng fun and excitement pa rin during these pandemic times, why don't you try to have movie marathon? Ngayon, medyo merong mga YouTube, movies, Netflix, Hook, iFlix, View. Ang daming mga digital formats na mga ano, nandyan na rin yung I Want TFC, yan. So, napakarami ng mga paraan talaga na pwede kayong makapanood. Maraming apps na pwede kayong mapagpanooran. But of course, syempre kapag nakakatakot, syempre, layo-layo din, pagka ano,
hug yourself na lang muna. Wala mo nang yakap-yakap sa kaibigan unless na talagang safe na safe talaga kayo, na talagang sanay na talaga kayo sa dikitan. Pero please guys, warning, kailangan layo-layo pa rin, kaya sabihin natin magyayakapan kayo dun sa mga horror movies na yan. Kailangan layo-layo pa rin. So, after kayo makayakapan, after the scene, sanitize ninyo yung ano ninyo, tapos sprayhan ninyo yung alcohol ng inyong ano, yung katawan ninyo, para at least sanitize din kayo. So, again, warning for you guys. So, kahit sabihin natin na mag-face-to-face kayo, social distancing, wear face mask, wear face shields as much as possible, para at least hindi kayo maawaan ng virus na ating pinagdadaanan today. Number four thing na pwede ninyong gawin is through Facebook Live, YouTube Live, or better yet, mag-set up kayo ng live streaming using StreamYard with your friends through a website. Now, dito kasi sa ano, dito sa fourth tip na to, much important kung palalawakin ninyo yung inyong social horizon. I mean, yung inyong social communication. I mean, yung inyong friendship block, or shall we say yung iyong list of friends. Syempre, kailangan yung circle of friends mo mahilig din doon sa mga types of things na kailangang puntahan ninyo talaga to your ability. So, kung ano yung ability mo, kung may abilidad ka to have your life with talking, gawin mong talk show. Like what I am doing on my main YouTube channel na may mong live interview sessions. So kung expert ka sa pagsasalita, better yet to have your life to get on with this kind of live streaming capability. So, kung hindi naman, kung very shy kayo at gusto mo lang makipag-usap sa friends, pwede na yung Facebook Live, Instagram Live, or yung Periscope Live. It's up to you. It's up to you guys kung ano yung pwede ninyong capability to do live streaming. Pwede kayong gumawa ng mga mini concerts. Now that we are on a digital age situation, pwede niyong gawin sa Facebook Live, Instagram Live. Syempre, yung capability of giving donations is voluntary. So, guys, huwag niyong pipilitin yung mga kaibigan ninyo na kapag ano kayo, na kapag meron kayong kailangan gawin for a cause, medyo kailangan ninyo kung sabihin ninyo na, if you have extra money, yun na lang sabihin ninyo, if you have extra money, you can donate to this account, and with the account, we can help other people during this pandemic time. So, yun na lang ang gawin ninyo. So, that's the number four thing, if you have the capability to do live streaming, go. And finally, number five, to complete our things on how to cope up with final excitement during this pandemic times is, of course, think of ways na kailangan na creativity. So, hindi lang kailangan na talagang pure live streaming. Kailangan may content din. So, kahit na sabihin natin, live streaming ka, tapos, katulad ng sinasabi ko sa number four kanina, pwede kayong gumawa ng mini concert, pwede kayong gumawa ng DIY, live DIY, pwede kayong gumawa ng live workout, pwede kayong gumawa ng live talk show, yung mga live interview sessions katulad ng ginagawa ko sa aking main channel. So you have to think of creative ways para talagang maka-cope up at maka-stay yung mga taong nakakasalamuha mo through online.
So, with these kinds of things na kailangan ninyo, think of ways na kailangan na creative. Hindi yung sasabihin ninyo, ay wala akong creativity. No. Kung wala kang creativity, think of ways. Baka sa paligid mo lang eh, may magagawa ka eh. So, think of ways to cope up with your life during this pandemic times, most especially, na nag-stay tayo sa bahay totally. Baka sa 6 months na yan, wala kang naisip na creativity idea. No! You have to think something. You have to think of something. Baka yung hidden talent mo, pwede mong ipakita sa live streaming at baka gawin din ng iba. Diba?